Welcome back to another tutorial. So for today, we are going to talk about HTML plus CSS. Okay, so how we do that? First, you need to set up your folder first. Kailangan magkakasama yung inyong mga files. Okay? So, first, we need to create a folder. So, ITPE1 BSIT initials in your local disk D. Okay? And then open the ITPE1 BSIT underscore your initials and then create a folder name HTML. So, for me, I already created my folder. Ayan. So, nasa local disk D and then your folder. Okay, ayan yung initials ko. And then, inside that, I have the HTML folder. So, open Komodo Edit. I will open my Komodo Edit here. And then, click New File. Choose HTML and then name it as index.html. And browse your HTML folder, which is this one. And then, click Open and enter the following codes. This one. So, this index.html, meaning po nito, ito yung pinaka main page natin. Let's say for example, you have different links in your main page, di ba? Tawag natin dyan, website eh, okay? So, let's say for example, meron kang link dyan, this will be your main page. Kumbaga, ito yung ino-open natin. Kaya ito yung pinaka-unang mag-open kapag tinignan natin yung iyong page or website. So, let's do this one. So, this is Komodo. I'm sorry. Yan. Okay. So, click New File daw. So, click File, New. And then File, New File, I mean. Wait ninyo may mag-open. Ayan, click HTML and then name it as index.html daw. Ayan. Then click local to find or to browse your folder. So, find it on the local disk D. Here we go. And then your folder and then yung HTML natin. Then click OK. And then, click open. Ayan, ayun, makita nyo yung directory niya dito, yung location niya. And then, click open. Let's wait for it. So, ito na siya. So, I will just remove this or close this one. Yung start page natin sa Komodo. Ayan siya. Okay, ito siya. So, i-type natin itong following folder na to. For your information, guys, sensitive si Komodo Edit. Okay, sensitive si Komodo Edit. Why? Huwag kayong magka-copy-paste, guys. Ako, nagka-copy-paste lang ako para madali ang demonstration. Hindi matagal yung demonstration natin. Okay? So, as you can see, ayan yung ano natin. This is for the HTML5, guys. So, HTML, ayan ang head natin. Our title will be Personal Website Home. This will be displayed on the tab part. Okay, and then, later on, I will explain this one. Okay? Later, i-explain to ito. So, ayan siya, head, ayan. Let's have the background color for our body. We will have the table border 0, ayan. And then cell padding niya is 10. So ayan, magkakaroon tayo ng header 1 dito, which is the MJSB website. Parang ito yung pinaka pangalan ng iyong website. And then paragraph after that will be this one. This is the homepage for my website. Okay, ayan siya. This is the table row, data, column, ayan siya. Okay, and then after that, click View tab, Preview in Browser, Preview with another file or URL,
click browse and then find your the location of your index.html and then click open. So we need to have this output. So let's see. So click the view tab, this one. Okay, but before that, we need to save it first. So, sanayin nyo ng save all files yung kiniklik nyo lagi. Huwag itong save. Itong save all files, para in case na magkaroon kayo ng maraming files dito is sabay-sabay silang masisave. Okay? Kasi isa lang ang hindi masave dyan, hindi gagana ang webpage mo or hindi ma-apply yung mga changes mo. Okay? So, click view tab daw. And then preview in browser. Ayan. Preview with another file or URL. Hanapin natin yung ating index.html kung nasaan yung location niya. So for me, nag-open na siya matik doon sa folder ko. Ito, click ko lang siya and then click open. And then click preview. So ayan siya. Okay, ito siya. MJSV website. This is the homepage for my website. So, nakuha natin to. Okay? Guys, don't worry about the position of the two. Kung nandito yung code mo, nandito yung ano mo, yung preview mo, it's okay. Okay? As long as tama yung output mo na to. Okay? Next, let's add the CSS style sheet. Okay? In Komodo, open up a new file. Ibig sabihin, we will create a new file. We will choose a CSS, then we will name it as mystyle.css, click open and enter the following codes. So click file, I will remove this one first. So click file, new file, and then CSS, we will name it as mystyle.css. Okay, and then, as you can see, hindi na tayo kailangan mag-browse pa ulit. Nandito na yung directory natin, yung location ng ating folder. Then, click open. So, ito na siya. And then, enter the following codes down to apply the design, additional design, diba? Okay? Ayan siya. As you can see, guys, ang background natin dito is white, di ba? Background color natin is white. So, pagdating dito, nag-declare tayo ng selector dito para sa body natin. Ang background color daw niya is gray. And then, dun sa H1, yung color niya is navy and then 20 pixels siya. So, let's see. Let's save all files and then view. Let's wait for it. Let's this one. Okay, this one. Sa akin kasi, matik na, nakalagay na yon. Okay, yung link rel ko. So, etong ibig sabihin na to, guys, this will link your main HTML file to the CSS para ma-apply yung design, okay, yung style nung CSS na kinode mo, ito, para ma-apply to doon sa index.html natin. Okay, para ma-apply siya dito. Okay? Since white to, dapat ma-apply itong gray na to. So, how to do that? Add mo lang tong part na to saan daw after nung title na tag. Which is this one. Ito siya. After nitong title na tag. Ito. Okay? So, in-add ko na siya. Lagay mo lang yung reference. Okay, kung saan yung location ng iyong CSS. Okay, ayan siya. So, let's see. Dapat ganito na ang magiging preview niya. Ito, itong output natin na to. Okay? So, click view and then preview in browser. So, preview with another file or URL. Browse mo yung index mo. Hindi lilitaw dyan kasi HTML file ang ino-open natin. So, click open. And then click preview. As you can see, ayan, na-apply na yung design natin sa style CSS. Okay, ayan na siya. Okay? Next one, we will have a link on our index.html. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng link
Okay, ito yung nakikita ninyong may mga underline doon sa ano ninyo, sa website, 'di ba? Yung mga nagkukulay blue, ayan yung mga 'yon. Okay? Mag-create muna tayo ng panibagong HTML para doon pumunta yung link natin na ilalagay kay index.html. Okay? So, let's create another file. New file, ayan. HTML, and then we will name this one as linkpage.html. Okay? So, local. Ayan, nawala ang aking folder dyan. Ito. Okay? And then, open. I'll wait for a while. Okay, ayan na siya. Okay lang yan. Kung nagkahiwalay lang sila, okay lang yan. So, ang gagawin natin, ito. Matik na guys, nandyan na yung sa CSS natin para makonnect siya agad. Okay? Guys, again, do not just copy and paste kasi nga, ano siya, tag dito, case sensitive po si Komodo. Ibig sabihin po, kung nagka-copy paste ka lang, tendency hindi ma-apply yung mga ginagawa mong design dyan sa webpage mo. Okay? So, save all. Okay, background color natin white. So, itong part na to, okay, this is link on my index page. I-preview muna natin to. Preview in browser. Ayan, browse. Itong link page yung open natin. And then, click open. Preview. So, ayan siya. Ito yung magiging output niya. Okay, I will just close this one. Next, ay ito siya ha. Ito siya. Next one. Punta tayo kay index.html para mapunta tayo dito. Okay, kapag click natin yung link. So, i-add natin to after the paragraph tag or end paragraph tab or closing tag ng paragraph doon sa ating index.html. Okay, so ito siya. Let's put it here. Ayan. So, as you can see, ito. Ayan, naka-underline siya, diba? So, ulitin ko na lang dito para hindi tayo magkaroon ng error. Okay? So, href. Ibig sabihin, the location of your page. So, linkpage.html. Ayan. Ayan siya. Link page, oops, wala yung closing ano natin, ayan, yung closing, ano natin, double quotation, ayan. So, save all natin, okay, let's check the output. Ang i-check na lang natin yung, ano, yung index page. So, before ko i-preview, dapat magiging ganito ang output niya. Ito siya. Ito yung may link ko, guys. Ito yung kulay blue. Pag click ko to, dapat mapupunta siya dito, guys. Okay? So, let's see. Click preview. Ayan siya. Click ko tong welcome to my second page. Dapat pupunta siya doon sa link page natin na page. Okay? So, click ko to. Ayan siya. So, this will be your final output for this activity. Ito siya. Okay? So, I hope you learn a lot from this tutorial. And thank you for watching. See you on my next tutorial, guys. Goodbye and God bless us all. Thank you!